Morning na! Gising na! Sharing dream, sharing hope, your only one TV radio, OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW, around the world through music, information, and entertainment. Umaga po ng Friday. Friday, July 2, 2021. Thank you Lord. Sa biyaya, no, sa blessings, ngayong araw na ito, nagising po kami. Nakatulog po kami, pansamantalang nakalimutan ang aming mga problema, ang tao na luko sa iyo, ang taong namansan, ano, namansantala, ah, una, no? Ano yun, Mr. President? Ewan ko, ambot sa langaw. Basta ganun. good morning, mayong aga, Pilipinas! Greetings sa lahat po ng mga nagdidiriwang ng kailang mga karawan. Akalain mo napakabilis ng araw, no? Nagkailan lang Hunyo, Hulyo, Agosto, September. Bermans na naman. Malapit na naman. Alam nyo naman, pag Bermans kasi marami pong pagbabago sa segment natin. Sige. Yung mga na-share ninyo mga blessings dito through Star. Doon na naman po natin i-share this coming birth months, November, December siguro. Happy birthday sa ulitin. Ano po? Happy birthday! More birthdays to come. Happy na birthday pa! Sa mga gusto pong magpa-line up na hindi makapasok sa gabi, ito po sa umaga. Na-try po ninyong mapumasok sa umaga. Lami kayo pag umaga, guys. Namit-namit. Lami kayo. Pag umaga, yun yung tipong ma-appreciate mo kasi medyo malamig-lamig. Tapos pag pumasok ka doon, medyo mainit doon sa... Pumasok dito sa eksena natin kasi mainit kasi papawisan ka talaga eh. Lami kayo. Kasi kakabahan ka. No? Kakabahan ka, papawisan ka talaga. PM po kayo kay manager, ha? Hanapin po ninyo ang aming IMO account. Pakala namin sa IMO is Digigel OFW Emotion. Kung hindi lalabas, i-type po ninyo ang +63 961 3560 194. Sigurado, lalabas yan yung account namin. Aga pa ni Hao, dinamuhal na ni Aton niya. Sige, samailin niya! Mga kakasama po natin, Imbugada, si Renato at saka si Ivana. Ano? Ivana? Avinash. Avinash. Akala ko si Ivana. Kapag si Ivana yung ma-guess natin dito, wow. Si Ivana nga, oo. Si Ivana. Ivana, Ivang Ivan ka na nga. Ewan ko, ambot sa langaw.
Okay, si Avinash. Na, si Avinash. Sir, kunting baba po ng camera, sir, para ma-fit po kayo sa resolution ng video natin, sir. Kunting baba po sir ng camera, sir. Kunti lang. Sige pa, sige pa. Yon! Yon, 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 yon. Lami kayo. Good morning sa inyo. Pag umaga kasi, pag nag-good morning ka kay teacher, pag graduation ninyo, may polite, ano ba yun, tawag dyan? May mga award, yung ribbon-ribbon kayo ba? Pag maaga ka, most punctual, ako laging late. Okay. Wala pong sabit. Walang sabit, asawa, boyfriend, girlfriend, ka-live-in. Wala po. Ikaw po, sir. Wala. Wala. Sige. Palakas-lakas lang, sir, ng busi, sir, ha? Kasi medyo may hina. 10 hanggang 20 minutos. Timer start. Fight. Hi, good morning. Good morning sa'yo, Renato. Ayan. Parang ako na yung magsisimula sa'yo magtanong, ha? May lakas loob. First time po kasi. Ako din eh. First time din naman. First time din naman mag-on-com na parang ganito sa Sir DJ. Yanan. So, taga sa'yo, kuya. Dito lang po sa kamit. Ah, sa Cavite ka. Sa Pinas ka, sa Cavite ka pala ngayon. Saan ka banda sa Cavite? Andito ako sa Kuwait. Sa Kuwait ako. Tansa pa ako ngayon. Sa Tansa, Cavite ka. Oh, ganun. Malapit ka lang pala dyan sa amin. Alam mo ba yung San Nicolas? Saka Bacoor, Macoor. San Nicolas. Mm-mm. Malapit lang. Alam mo yung sa yung SM Molino? Yes, yes. Doon sa kabila. Oo, malapit lang. Oo, sa kabila lang. Malapit lang yun. Doon ba bahay nyo? Mm-mm. Yung tita ko. Doon ako uwi eh. Ha? Nasa Kuwait po kayo ngayon? Oo, sa Kuwait ako ngayon. Ay, na-stranded kasi pa uwi dapat kami ngayon sa Pilipinas. Na-stranded kami kasi ang mahal daw ng ticket. Hmm. Kumusta na pong buhay ngayon, dyan? Hindi kami okay naman, alive pa rin. Nabubuhay pa rin kahit pa paano. Pero this month pa uwi ka? Oo, uwi na ako eh. Kaso lang yun lang, ticket lang. Sobrang mahal ng ticket ngayon, grabe. Nasa 500 daw. Magkano na kayang equal nyo? Mahal? Oo nga eh. Huwag ka muna umuwi kasi mahirap din dito eh. Wala rin trabaho. Ano ka ba naman? Di pwedeng di ako umuwi. Anhin ko naman yung pera ko. Hindi ko naman makakasama yung pamilya ka, di ba? Tanong ko lang mo, may anak ka na po ba? May anak ka na po ba? Ah, single mom ako. Iniwan ako ng asawa ko. Pinagpalit ako sa iba. Ah, hindi pala ito nang iwan. Hindi ako yung nang iwan, ako yung iniwan. Ang sakit nga eh. After 1 month dun, uwi ka tapos malalaman mo yung asawa mo. May kasama ng iba. Lami kayo! Ganon. Okay kayo? O ikaw, may asawa at anak. Ganyan. Wala. Single, taken, jowa, kabit. Dati, meron akong girlfriend dati. OFW din ka. So, dalawang bit. Ano nang yan? Anong yan? Nabokya? LDR? Nabokya. Yan, ano pa, papahinga mo naman. Yun, papahinga. Pwede palang magpahinga yung puso. Ilan ba anak, ma'am? Dalawang anak ko. Magdadalagan na nga. Ah. Coming soon, magdadalagan. Okay na ba? 26 ako. Oh? Mga 22. Ikaw ilang taon ka? Same age lang tayo. Pareho lang tayo nandun. Pero lugi ka. Ikaw wala kang anak. Ako meron.
Okay lang yan. Hindi mabasihan yan. Okay lang. Ah, yun lang. Hindi basihan yung ganun. Yung basta may anak. Basta magkasundo lang kung magkakasun. Yung magkakasun. Alam mo, bakit ganitong position ko, dinalamig ko, naka-aircon kami. Hindi ko wala lang pwedeng patayin. Kasi painit. Ha? Duty ka na ba ngayon? Oo, naka-rest na ako. Saktong-sakto eh. Dapat kagabi pa ako, dapat dito eh. Kaso lang sabi ko, eh, pwede sa umaga na lang kasi rest ko. Naka-duty kasi ako sa gabi. Oo nga, tagal-tagal ko na pala-line up nito ni DJ. Kaso, ngayon lang tinadhana. Dyan. Baka ikaw talagang tinadhana sa akin. Di talaga yung tinadhana to yung araw na to, yung oras na to, tinadhana talaga yan para sa atin dalawa. Yeah. Ay, hindi ganun. Pinupawisan ako sa'yo, ma'am. Nahihiya. Bakit? Huwag ka nahihiya ako. Ikaw na yung nahihiya sa akin. Ako talaga wala akong hiya. Joke lang. Kumain ka na ba, ma'am? Ramay, kayo. Sa tabang-taba ko to, papakainin mo ba ako? Kumain ka na? Hindi ka, tatapos ko lang. Ikaw, kumain ka na? Hindi pa ako nakakape. Bakit? Kasi yung ano dito, isa lang yung tanghalian at paga. Kumain. Baka nagda-diet. Inauso yung diet ngayon? Kailangan tipid, ma'am. Kailangan tipid? Ay, paano niya? Kung lagi kang tipid, di ba? Saktong pagtitipid din naman. Di ba? Hindi ko lang type ngayon mag-almusal. Busog pa kasi ako eh. Wangon kasi ako ng pagkasing araw. Baka naman nung nakita mo ako, nabusog ka na. Lami kayo! Kailan ka ba uwi? Malay mo, baka masundo kayo. Ay, sana all may magsusundo sa akin talaga. Talaga lang yan. Sana lang may magsusundo sa akin. Hindi, sa totoo lang talaga, dapat ngayon talagang bunuhuy ako. Pero, nangyari, yun nga, ang mahal ng ticket, kinausap kami ng mga amo namin. So, extend muna niya. Di ko muna alam kung 1 month, 2 month, or 3 month, ganyan. So, antay-antay na rin. It's okay lang naman kung nag-aantay ka, at least may swerdo na ka na. Kaysa nag-aantay ka na wala kang swerdo. Matagal na ako dito, almost, this coming November, 3 years na ako dito. Oh, matagal na. Matagal na. Matagal na rin din naka, Tagal na, ikaw na lang yung kulang. Matagal lang hindi naka, Lami kayo. Ano ba yung matagal na yan? Timing ha? Ano na matagal na yan? Kasal ka sa asawa mo dati? Kasal ako sa asawa ko pero naka-divorce. Divorce na ngayon. Oh, kailan pa po? Noong November 24, napawalang visa yung kasal namin. Birthday ko yun ah. Huh? Ikaw na nga, sir. Ikaw na nga. Ikaw na ba si Mr. Right? Papatibok ng puso ko. Naawitan kita tuloy, ayan o. Singer ka ba, ma'am? Saktong-sakto. Ang ganda-ganda ng boses ko, ma'am. Hindi ako singer. Talagang ganun talaga. Maganda lang talaga yung boses ko. Jar! Ay, lagmi kayo sabi niya dito. Ha? Pasample naman dyan. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako marunong kumanta. Galing ako sumayaw. Char! Hindi pwede yun. Nga? Hindi ah. Ano ba yun? Kumbaga, kung mag-tiktok, magsasayo tayo, doon tayo sa mga private. Hindi dito. Private yun! Private, di ba? Private. O parang ako lang yung nagtatanong, magtanong ka rin naman sa akin. Para pantay naman tayong dalawa. Sabi. Diba?
isa naman sabi ko, maganda ka. Ay, naku, thank you, pero matagal na dyan. Parang umiinom. Alam mo, sa totoo lang, napapansin ko, kapag tumitingin ka sa akin, napapainom ka ng tubig. Pinapulisan kasi ako, ilang ng araw dito, patama sa akin. Pinakma ko lang ako. Buti ka pa pinapawisan ako dito, linalamig. Yakap na lang kita. Agad-agad. Yakap na agad. Hindi. Di tanong ka sa akin. Nagtatrabaho ka? May trabaho ngayon? Hindi. Wala. Tatambay ako ngayon? Sa bahay ngayon? Ka lang. Nakatambay ka yun. Tambay eh. Kasi pag may Lazada or Shopee na naliligaw, kami yung taga-turo. Eh, ikaw yung taga-turo kapag may naliligaw. O may bonus naman. May bonus. Yan nga, paano sa utahod? Lami, kayo. Mabuki kayo dyan. Sakit kayo. Lami kayo. Hindi, na-close po kasi yung office namin. So, ngayon. Stand by yes? Muna. Na-close po. Business. Nagbi-business ba? Nagbi-business ka ba? Wala? Hindi po. Ano po? Sideline lang po. Basta may income ng araw-araw. Kasi. Oh, good. Ayan, maganda. Yung talagang porsigido may pangarap sa buhay. Hirap dito kasi sa Manila eh. Pag hindi ka gumagala, wala na lang makakain dito. Tama yan. So, kailangan mo rin gumalaw. Ikilos mo yan. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Hashtag, soko. Ewan ko, ambot sa langaw. Alam mo, saya talaga dito, no? Sobrang saya talaga dito kaysa DJ. Grabe. Pag araw-araw ko itong pinapanood si DJ, talagang sumasakit na yung chin ko sa kakatawa. Kaya sabi ko, makahanap nga, makapasok nga dito kay DJ. Kaya talagang nagbusigido talaga ako nga hanapin yung number ni DJ. Tumawag dito sa iyo. Ako nga, akala ko hanggang panood ako sa kanya. Kasi gabi-gabi ako sa sa kanya eh, nakapagod. Kaso nga lang, pag na-install ko lang kagabi na Imo. Ayun. Nawagan ako ni Nanay Pearl ba yun? Ano pangalan? Nanay Pearl lang? Ano ba yun? Nanay Pearl lang. Nanay Pearl lang. Ano ang pangalan mo ba? Eh ako di ko rin alam, basta si Madam, yung sinasabi ko kay Madam. Dati kasi, nag-install ko yung dati. So, di ako tinawagan, in-install ko. Tapos ayun, bigla akong isipan ko kagabi. Ang swerte rin no, swerte rin, saktong-sakto tayo yung nagka-partner ngayong gabi. Eh ngayong umaga pala. Di ba? Pero luging-lugi ka rin. Kasi ako may anak na. Ikaw, binata ka pa. Pero sabi nga nila, the single mom is the better. Even the single. Why? Support? Uy, napa-English ako ngayon, no? Why support your answer, ma'am? Because... Ano ba yun? Anong isasagot ko sa because na yun, Sir DJ? Ayun. Hindi kasi, karamihan kasi, Sir DJ, sinasabi nila, yun, mas better din daw yung single mom. Kasi mapag-alaga, mapagmahal, totoo. Tsaka, expert. Marunong sa sinasabi. Expert na. Tsaka, marunong sa sinasabing pag-aaruga. At saka, talagang expert yan. Maluwag na. Mulang turuan yan talaga. Maluwag na kasi, ma'am. Kasi maluwag na yung pag-iisip sa pag-unawa sa mga sitwasyon ninyo. Kasi may mga karanasan na. Oo, tama. Maluwag talaga, maluwag sa lahat. Maluwag din pag pangunawa. Maluwag din turnel yun. Hindi mo na kailangan pagsabi. Peace. Sabi niya, masarap na magmahal ng single mom kaysa single.
O kaya nga, sabi ko, yun nga yung sabi nila, kaya dapat maniwala ka, magmahal ka ng single mom. Kasi marunong na daw, marunong na magmahal. Lahat. Hindi mo na kailangan turuan pa. Hindi na yan bata. Ikaw na lang yung tuturuan. Ikaw na lang yung tuturuan, di ba? Ikaw na yung tuturuan sa lahat. Hindi ka marunong magluto, tuturuan ka pa. Di ba? Lahat, ay, lahat alam ng single mom. Luto. Ako pa naman dito, naman yung trabaho ko, taga-ruto. So, lahat pwede kong turo sa'yo. Ano pa ang pwede kong turo sa'yo? Sabihin mo lang. Lahat. Finger mo, 1, 2, 3, 4, 5, ABCD, pwede ko yung ituro sa'yo kung hindi mo wala. Uy, ano ba naman? Ikaw naman magtanong sa akin. Nakakapungot ako lang yung salita ng salita. Ikaw naman magtanong sa akin. Ah, sige. May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Answering question. Ikaw muna mag-isip. Pag-iisipan pa pala yun. Iinom ka pa talaga ng tubig. Sabi ko na nga, kapag nakikita mo talaga ako, iniinom ka ng tubig. Sige. Ubusan ka na ng tubig niyan. Dapat mo naghanda ka ng drum. Pwede ba kitang ano? Pwede ano ba kitang... Excited na ako. Excited na ako. Susunduin. Pag-uwan. Lapag ka tayo eh. Agad-agad susunduk. Sundo lang naman. Sundo na naman. Saan mo ako dadalhin? Ito yung question ko. Kapag sinundo mo ako, saan mo ako dadalhin? Quarantine muna yan. O, kapag natapos ang quarantine, saan mo ako dadalhin? Yung sa bahay. Uwi mo ako sa bahay mo. Tapos ano pa? Mismong bahay ba ng parents mo yan or ano? Bahay mo lang mismo. Sa bahay ng parents ko. Sa bahay-bahayan kayo. Sa bahay ng parents mo. Ay, sabi ni DJ, bahay-bahayan daw. Hindi pa nakapag-ipon. Siya yung tatay. Ikaw yung nanay. Bahay-bahayan daw. Oh, ikaw, kung may papakilala mo sa parents mo, sino ang una mo? Nanay mo, tatay mo? Wala na yung tatay. Nanay na lang. Oh, nanay lang. Oh, paano kung hindi niya ako kayang tanggapin? Wala tayong mag- Hindi mo kami magpalalabat. Hindi mo na. Nung pamili, malit pa tayo, kasama natin yan. Nung paglaki. Eh, tayo, example, tayo, bago na tayo kakilala, malaki na tayo nagkakilala. Hindi, siyempre, hindi mo pagpalit yung family. Ganun naman talaga dapat. Parents muna bago love-life. Ha? Pero gusto natin. Hindi, Ki. About naman dyan sa mga sinasabi mo is andyan yan. Hindi yan mawawala. But even na ano, ang gawin mo lang is porsigido ka. Gawin mo yung base mo para makatulong sa parents mo. Hanggat bata ka pa, hanggat hindi ka pa nakakapag-asawa, gumawa ka ng paraan para maituloy mo yung sarili mo at para mabuhay mo ng maayos yung parents mo. Ang magulang mo. Ayun, yung parents mo lang pala. Wala naman yung yun na yung kung talaga natin yung isang tao, ang ibibigay kasi yan. Yes. Kung ako talaga tinadhana sa'yo, talagang pupunta ako sa'yo. Mamatanong ko lang. Ano yan? Matanong ko lang, ilang kilo ka? Oh, grabe naman to. Kilo pa, sir. Patay na. Baka pwede na i-dispose, ah. Kikita, parang ano eh. Hindi naman basta. Katanong lang naman. Ano? 61 ako. 61 ah. Yung timbang ko 61. Pero okay lang naman yan. Kasabi nga nila, ang chubby is the new generation, di ba? So magmahal kayo na ng chubby. Bukod pa sa mataba, mapagmahal pa yan.
di mo na kailangan. Pero matako lang. Matako okay. lang. Sabi mo nga, ang hirap ng buhay ngayon. Tapos na ngayon, okay lang sa'yo. Ay, napainom naman si Kuya sa tubig. Talaga, kanina ka pa umiinom ng tubig. Ako dito, wala ako pa. Dinagandaan mo talaga yung tubig na yan. Malasing na yan sa lasing. Tubig mo yan. Malalasing ka na niyan. Maganda yung tubig sa umaga. Oo. Kasi nakakalinis ng... Basta nalilinis niya. Ay, guwapo pala ni Kuya nung inaalis niya yung salamin niya. DJ, no? Pag inaalis niya yung salamin niya, guwapo pala to. Anak ko, ikaw na pala si Mr. Right. Life is so short. Why can't you let me love you before we run out? Ganda mo niya. Ha? Wala bang nangligaw sa'yo? Ay, sa dami-dami na nangligaw sa akin, pero ano ba yan? Hindi pa siguro yung oras. Di ba? Hindi ka ba kung... Hindi ka pihikan sa mga lalaki. Hindi ka namimili. Hindi naman ako pihikan sa lalaki, pero sa talaga sa totoo lang, lahat na napili ko manluloko. Lagi ko na lang nahuhuli na may kabit. Uy, grabe naman talaga mga lalaki ngayon talaga. Alam mo, as in talaga, grabe. No? Kapag-jowa ko ng last, sabi niya, ako lang yung mahal niya. Hindi pala, nakikipag-chat sa ibang account. Umawa ng account. Ang ginawa ko, gumawa ko ng isang account, in-stock ko siya, nakipag-hire ko yun. Ay, grabe, siniyota niya ako. Parang tag eh. Di yun niya mo nakilala, jowa niya yung kachat niya. Hindi kasi talaga, yung iba kasi mga lalaki, hindi talaga makontento sa babae. Kahit iwi na maganda yan, pero mayaman pa yan. Kung talagang lalaki, manluloko talaga yan. Kahit gaano mo man, kahit anong pang gawin mong pagbabago sa isang taong manluloko pa rin yan. Hindi mo nabigyan ang chance para magbago. Alam mo, sa totoo lang, ako yung taong ilang beses ako nagbibigyan ng chance para magbago lang. Ilang beses ko nang binibigyan isang tao na gawin yung dapat gawin na hindi niya ulitin yung dati. Pero wala pa rin talaga. The best part talaga ng panduloko. Gusto niya talaga yung panduloko niya. Kaya bigyan mo sa kanya. Baka may hinahanap. Hinahanap na wala yun siya. Yun nga yung tanong. At saka yung answer dun. Meron siyang hinahanap na wala sa akin. So nahanap niya dun sa iba. Pero yung hinahanap niya, nahanap na naman sa iba. Alam mo, nagkakabulan talaga yung mga babae ngayon. Ang dahil sa kanya. Kaya ang hirap magmahal ng totoo ngayon. Ha? Mother ko, papasok sana sa kwarto. Sabi ko, mamaya nang katawag. Ay, ba't di mo ako pinakilala? Chance na yun nang makita ako. Naku naman to. Mahina ka talaga. Di ba? Magmahal ka ng single mom. Talagang matututo ka. First time ko kasi mga... Masanay ka na. Hindi masanay ka na kasi... Alam nga naman, di ka nakikipag-video call sa ibang tao, di ba? Sa mga girlfriend mo dati, o di ba? Mga friends mo, dapat masasanay ka nandito yung own to count. Ako kasi yung top. Ano? Parang tatago sa social media. Ba't kailangan mo magtago? Dapat talaga, huwag kang magtago, sabihin mo sa social media, "Hi, I'm here." Yes, ayun.
Andito lang ako. Ganun, push mo yan, girl. Huwag kang magtago sa social media. Paano ka magiging vlogger niyan kung... Ano ba yun? Nag-vlog ka, ma'am. Buti na tanong mo yun. Siguro ito yung sadya mo, ano, parang mga vlog. Ay, hindi ah. Hindi, ito daw nagba-vlog ka. Makapanood nga. Hindi, wala akong vlog. Mahilig lang talaga ako ng ganito kasi nagbi-business networking ako. Ah, so, may, ano ba yan? Alay mo, may mag-vlog dito. Ay, ano ba yun? Intent natin dito yung business ko. Akala ko nga po kanina pangalan ni ma'am si Ivana eh. Kasi ano, nagkamali lang ako pagbasa. Si Avi Nash. Avi Nash yung pangalan niya. Pero may similarity marami sila. Marami nagtataka eh. May kamukha siya, sir. No? Kamag kamukha, may similarity sila ni ano no ni Ivana. Ano sir, tingnan mong mabuti. May kamukha po ba sila sa mukha? Nang mukha? Ganon? Ano sir? Ano yung pareho sa kanila? Ivana eh. Kaya nga naligo. Nagmamadali akong maligo. Kung ligo muna ako, parang excited ako nito ha. Ayun ko. Kumbot sa langaw. Ang ganda ng kamukha niya sa Ivana, sir, no? Ay, si DJ naman eh. Huwag ka masyadong magwande ko. Kasi baka maniwala na ako ang sinasabi niyo. Iba na. Wala. Di ba? Mas guwapo si Kuya Renato kapag nakawalang salamin. Lami kayo. Diba? Salamin kasi yung madam kasi masakit na yung mata ko sa sideline ko. Pero, nga isang inom na lang si Kuya. Sarap pa yung tubig mo. Tagay lang. Sige pa lang. Tagay pa lang. Tagay. Pus mo yan yung tagay mo. Tagay. Pinapawisan ako? Pinapawisan ka. Ah, di magtanong ka pa sa akin para mas malalo kang pawisan. Hindi ka muna magtanong sa akin. Parang nakaano ko sa'yo. Parang nahihilang ako sa'yo kasi. Ba't ka naiilang sa akin? Ba't ka naiilang sa akin? Ganyan talaga, dapat masana kayo social media. Diba? Ngayon lang kasi ako nakapag ano ng maganda eh. Kapag video call gano. Ikaw naman talaga. Maganda palagi. Ngayon ko lang alam. Hindi ko kakalain, dito ko lang pala matagpuan. Hindi, magpasalamat ka kay DJ. Kung hindi dahil kay DJ, hindi tayo magkaka-usap na ito. Di ba? Kung magkakatuluyan tayo, eh grabe, ando na tayo sa magkakatuluyan tayo, no? Ang bilis-bilis naman ito. Ano po yun, ha? Ang bilis-bilis naman. Oh, parang naka-front masyado tayo sa camera. Pero okay lang yan. At least nakikita ko naman ang kagwapuhan. Uy, magtanong ka sa akin. Ano, kanina pa ako dito. Tanong. Lakang dapat. Ano ba? Paano mo ako iimbestigahan niya kung hindi ka magtatanong? Wala kayo na may Perla dahil tinawagan niya ako. Si Madam Perla. Ano ba? Sir DJ, si Madam Perla daw. Absolutely. Manager Perla, okay na. Ang ganda-ganda ni Perla. Ang tsaga-tsaga niyang tumawag kahit may na yung signal ko eh. Pwede niya akong marinig. Hanapin mo kasi yung signal. Kasi kapag hindi mo hanapin ng signal, hindi ka hanapin ng signal. Natanggalin ko, di kita masyado manino. O yan, yan naman pala o. Oh. Masyado mong tumitig. Ayan na ma'am, hinubad niya na ma'am. Hinubad niya na. Kung sakali madam, tanong ko lang, kung sakali madam, tanggap kaya ako ng anak mo?
Ah, gusto mo tanungin natin? Ay, alam mo, ang tanong dyan, kung sakali, kung tanggap ako ng parents mo, yun ang tanong dyan. Kasi ang anak, ano yan, hindi naman natin, hindi naman pinipilit yung isang relationship sa anak. Kasi kung, kasi bat, ano ba yun, 9 years old pa lang kasi yung panganay ko. Pero ang tanong dyan, ang tanong dyan, kung kaya kong tanggapin ng mama mo, yun, ang tanong dyan. Kasi ang bata, bata pa yun eh, hindi pa niya alam yung kwan masyado, yung totoo, yung tama pa o mali. Hindi pa natin siguradong tatanong yung bata. Ma! Ma! Tinaog talaga yung si mama niya. Lapit ka! Lapit ka muna! Akala mo na, mapapasukin mo dito. Akala mo na, mapapasukin mo dito. Hindi ko alam, di, kasi ako sure kasi hindi pa kasi na ano na mama ko na mag-girlfriend ako. Dati may girlfriend ako dati, kaso nga lang, lagi kasi ako niluloko eh. Hindi naman sa paglilinis. Kadalasan kasi nahuhuli ko eh, yung mga OFW. Ako, karamihan talaga sa mga OFW, hindi ko naman dinalahat, pero ganyan mm-hmm. talaga. Siguro may pinag... Kumbaga may pinagdadaanan lang sila o ano. Pero di naman lahat. Pero kung sana kung mali naman talaga yung ginagawa, wag na sanang gawin. Di ba? Kasi hindi yan nakakabuti. Ang mali, hindi yan nakakabuti. Doon ka sa tama. Kaya ako naman, hindi naman ako gumaganti sa kanila dahil ganoon naman din kung gaganti ka, wala ka rin mapapala. Aanihin mong paghihiganti kung ikaw rin ang masasaktan. Kung hindi ka rin makatulog ng maayos, no? Hindi ka rin makatulog ng maayos. Yung, alam mo yung ilang buwan yung hindi ka kumain ng maayos, lagi kang puso. Puso ba? Ay, naku. Ang, kasi, alam mo kasi, dapat matuto ka about love life. Mga, ano ba yan? Ano yan? Matanda ka na tumatanda ka. Alam mo na yung tama't hindi. Kung talagang prosigis doon isang tao, alam mo, lalaman mo rin naman yan. Pero sabi nga nila, walang forever kung hindi ka matyaga. Diba? Kung hindi ka niniwala sa sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Tiwala. Yun. Since years, 5 years kami kasi noon. Kasi nagsasama kami dati. Tapos ayun, yun na nga, nag-W. Ayun, bigla siyang ano, nagbago. Buti. Buti ka pa nga. Buti ka pa nga 5 years ang inabot mo. Ako nga 1 week na lamang ko may kabit na. Almost matindi. Hindi, I mean, ano, 5 years kami sa akin dati. Tapos, after 1 year siguro, biglang natago. May nahuli ako. Ano. Siguro gawa rin sa, ano, sa hirap siguro dyan sa Kuwait. Kaya nagawa mo. Hindi naman. Kasi, sa totoo lang kasi, kapag manluloko man ng isang tao, manluloko yan. Kahit anong pang gawin mong pagbabago, hindi yan magbabago. Gagawa't gagawa pa rin na yan paraan. Kaya ang hirap din maibalik ang tiwala. Mahirap nga. Lami kayo. Ano nga sabi ni DJ? Si una dun, sir. Huh? Kuwait kasi, iba, magkaiba sila ng oras dito sa atin sa Pilipinas eh. Na, yung free time nila, yun ang pahinga mo. So, medyo may temptation kasi pag isang OFW, boring, ganun. Gusto niya makipag-video call sa'yo, hindi niya magawa kasi tulog ka na. So, baka posible may nagparamdam doon. Mga ganun eh, yung mga iksina na mga nangyayari once na nag-abroad sa ibang lugar na umaga minsan, dito, gabi, ganun. Na? May sumingit. Yun. May sumingit. Lalo pa gutulog ka. Saan kasi yung inano ko? Sabi ko kasi sa kanya, bago yun umalis, sabi ko. Alam natin, karamihan sa OFW naghihiwalay. Hindi naman lahat.
Kasi, pero may mga temptation kasi sa ibang bansa, ganun. Lalo na kaiba tayo ng oras. Hindi maiwasa. Ano sa'yo na yan kung magpapadala ka sa hindi. Ayun, nagpapadala talaga kahit anong palala. Sabi niya, yun lang ah. Manluloko, oh. Manluloko talaga yan. Give na lang tayo. Wala naman tayong magagawa. Mag-let and go ko ba? Kung sabihin mo, move on na. Move on na, boy. Iiyak mo lang. Magbakalasing na. Iiyak mo na eh. Mawa. Magbakalasing iiyak mo lang, lang tayo sa tubig. Magbakalasing tayo, boy. DJ, alam, pinaghandaan niya talaga yung tubig eh. Kasi alam na daw, alam niya na para naiinitan daw siya. So, kailangan talaga yung tubig na yun. Sabi kasi ng Pearl na bawal daw yung trick pan. Kaya pinatay yung trick pan muna. Kaya nagdaan mo na ng tubig. Yan pala yung pampalamig yung tubig. Kaya wala kang electric pan. Initan ka ba na ba, sir? Wain. Hindi, okay lang yun. Nakakita na maganda yun. Hindi. Sana all. Okay lang pala yun. Napasyara, oil na lang tayo. Sige, na? 3 minutes left. O yan, 3 minutes na lang. Bilis-bilisan mo lang. Tanong-tanong mo sa akin. Naray ka to eh. Naray ka to eh. Hindi na tayo. Chat-chat kita private. Ha? Chat-chat kita private. Ipipiin mo. Ay, chat mo ako private. Uy, nako DJ. Private niya ako, DJ. Ewan ko, ambot sa naman yung 20,000 ni DJ. Oh, posible magkatuluyan kayong dalawa. Oh. Eh, hindi ka naman masabi natin may experience ka na rin sa pagsama. Si girl naman. Pero ikaw sir, hindi nagkaanak no, doon sa expo ninyo. Hindi po, wala po kami anak nun. Si ma'am, ilan po yung anak mo ma'am? Dalawa po, sir DJ. Dalawa. Ilang taon yung panganay? 9 years old po. Okay. Tapos magkalapit lang kayo, isang lugar lang. Halos lalakarin, di ba? Oo, sa Cavite na, sa Nicolas. 50 lang po pa masayo dito, galing papunta sa inyo. Ay, mura lang yun, ako ba? Lapit-lapit lang. Oo, oh, malapit. Pwede mo lakarin. Sabi nga yun, sir DJ, pwede mo lakarin. Kung wala kang 50, pwede mo lakarin. Kahit wala kang dala, kahit wala kang dala, o ay lang. Advance na, uy. Lagi lang kasi ako sa bahay. Hindi ko mahilig, hindi ko mahilig yung malabas. Minsan lang, ay, naku. Pag naka-uwi ako, labas tayo. Nang problema ko, malilibre. Ay, yeah, babae ng lilibre. Labas lang, ha? Hindi. Baka magpalabas kayo ng ano? Sa labas lang naman. Ng... Sa labas lang naman, DJ. Oh. Sir, DJ, sa labas lang naman. Sa labas lang ng bahay. Ah, sus na, no? Okay. Sigurado ka, ma'am? Pag umuwi ka, hindi ka nababalikan sa trabaho mo? Ay, hindi na pwedeng bumalik sa asawa. Isa pa dun, divorce kami. Pangalawa pa dun, may asawa. Ba't kailangan pong balikan? Oo, may asawa na yon. Siya yung nag-divorce sa akin. Hindi man dapat ako makikipag-divorce sa kanya, pero wala akong magagawa. Kasi may asawa na pala. Saka ako na lang nalaman na ilang buwan na? 5 months, 7 months na pala silang kasal. Ngayon, afternoon, 1 month, uwi na ako ng Pilipinas para makasama ko silang tatlo. Pero, nangyari, nag-asawa, bigla ako na dinivorce ako. Gumawa na sila ng paraan doon sa Pilipinas nang wala akong kaalam-alam. So, yun na lang ginawa. Tinanong na nila ako. Sila na yung nagpirmahan. Kaya, mahirap din yung situation. Ilang beses na sinag ko ng loko nasaktan. Kaya yan. Kaya parang nahirapan din ako magtiwala sa lalaki ngayon. Kasi ako talaga yung babae na talagang sobrang mapagmahal. Buhos lahat.
buhos lahat talaga. Pero ngayon natuto na ako. Natuto ako na hindi lahat pwede mong ibigay. Tirahan mo yung sarili mo. Kasi yun nga, hindi mo alam na siya na pala o hindi pala siya. Kasi all, kapag nagpadala ka sa pagmamahal sa isang tao, lalo siyang mga abuso ba? Mga abuso ta. Tama ka naman. Kasi nung last na yun eh, lahat binigay ko dun sa asawa ko, lahat binigay ko. Pero yun, di ko talaga alam, biglaan talaga yung nangyari sa akin. Biglaan eh. Masyadong spoiled siguro, madam. Ni-spoiled mo siguro. Siguro, di ko rin. Basta, wala akong pagkukulang. Hindi ako nangabit, hindi ako nakipag-jowa, na yung ibang OFW na may asawa, nakikipag-jowa. Kasi almost hindi ako naghahawak ng cellphone. Ngayon lang ako naghahawak ng cellphone, naging matutong magsalita. Tahimik ako kasi dati. So sabi ko nga sarili ko, everything will change. Yes. Pwede mong baguhin lahat. Diba? Dati, sobrang tahimik ko. Kapag yung ex-husband ko, hindi niya ako binibigyan ng pera. Lahat yung kailangan ko, ako yung nangangailangan akong gumagawa ng paraan. Pero tiniis ko yun kasi ang tinitignan ko may dalawa kong anak. Diba? So, nagka-abroad ako. Nung nasa kamay pa niya ako, hindi pa ako nakapag-abroad. Hindi niya ako binibigyan ng pera. Kung may trabaho siya, magpa-sweldo, wala. Wala. Kawawa ka pala nun. Kawawa talaga ako dati. Tapos, yun lang. Wala akong imake, iiyak lang ako. Ganito talaga ang buhay ko, kapalaran ko sa kanya. Ganun. So, sometimes na nakapag-abroad ako, salamat din kasi tinulak niya ako na mag-abroad. No, yun, naniwa ko lahat. Wala pa rin. Yung first time ko mag-abroad sa Saudi, ayun pa rin. Nanluko pa rin siya. Ngayon, umuwi ako ng Pilipinas, inayos namin para sa mga anak ko. Ngayon, bumalik ako dito. Pumunta naman ako dito sa Kuwait. Saudi ako dati. Ngayon, Kuwait ako. Dito na natapos yung relationship namin. Kasi almost pinapadalahan ko siya, wala akong pagkukulang kasi may mga anak kami, pinapatayon ko ng bahay, binilhan ko ng lupa, binilhan ko ng motor, pera, every month may pera siya, kung anong kailangan niya binibigay ko. Yun. Malalaman ko rin pala na may asawa na palang iba. 1 month uuwi ako ng Pilipinas, nalaman ko may asawa. Tapos nakipag-divorce. Sobrang shock ako noon. Sakit ng ulo ko, lahat. Iyak ako ng iyak, bakit ginawa ng asawa ko ito? Anong pagkukulang ko? Yun. Sobrang sakit yun eh. Muntik ko na nang patayin. Hindi, kasi nasa abroad ako eh. Tapos muntik ko nang patayin yung sarili ko. Ano yun? Pero nakapag-isip ako. Hindi, may mga anak ako. So naisip ko dun, may mga anak ako. So sabi ko mag-move on ako. Baguhin kong lahat. Babaguhin ko lahat. Yun. Pati yung sa sarili mo. Sa awa ng Diyos, binago ko lang. Nagbago ako. Ngayon, okay na ako. Nakapagpatayo ako ng bahay. Nakabili ako ng lupa ulit. Motor. May sarili na akong business. Nabubuhay ko ng mga anak ko. Yung panganay ko na anak, kahit maliit pa siya, kahit pa paano, nakuha na ko ng ATM every month. Ano yan? May hinuhulugan ko yung pera niya sa ATM niya. Okay na yun, alhamdulillah ko na yun. Maganda na yung buhay ko ngayon as a single mom. Di na kagaya dati. Kaya, yun, binago basta, grabe, binago ko lahat. Ngayon, nag-success ako sa lahat. Laki na pagbabago. Kailan doon? Alam mo, yung sa social media, di ako nakikipag social media eh. Tignan mo, pero ngayon talaga social media, huwag mo makikita mo mukha ako. Sa social media, siguro makikipag-usap ko, ganyan lang ako. Takot ako sa social media. Takot ako makipag-video call. Napaka-ignorante ko dati. Sobrang ignorante ko. Ngayon siguro natuto ka na sa business mo. Oo na, siyempre, natuto ako. Natuto ako sa lahat ng pagkakamali.
Ngayon, pinatawad ko yung lahat, pinatawad ko yung sarili ko. Sa lahat ng ginawa ng mga tao sa akin, pinagpapasalamat ko na naging be strong ako, hindi ko pinatay yung sarili ko, ginawa ko yung lahat para baguhin ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, sa lahat ng may kasalanan sa akin, pinapatawad ko kayo. Pinatawad ko na rin yung sarili ko. Kung may pagkakamali man ako, pinatawad ko yung sarili ko. Tama. Yeah. Parang mapatatapos na yung oras natin. No? Pero nakahinto ko na yung buhay ko dito. Kasi yung mga ugangan ko dati, ayaw nila sa akin, tinakwil nila ako. Bisaya ka siguro, ma'am, no? Bakit? Ikaw, hindi ka Bisaya? Ilunggo, Ilocano, ano yan? Ugangan daw. Kaya ako dun sa Bisaya. Mindanao, tapos napunta ako ng Aklan, kung saan-saan na lang ganun. Ay, kung saan-saan ka nataboy? Bakit ka tinataboy? Hindi, nagtatrabaho kasi. Gumagapang kasi ako sa sarili. Pinagapang ko yung... Yun. Mahirap magkano dapat... eh. Malaki na tayo eh. Malaki ka na, so dapat alam mo na yung tama. So, huwag ka naman masyadong gumapang kasi masasaktan ka pag gumapang ka ng gumapang. gumapang sige, ha? Sige po. Thank you. Salamat sa mabang oras na binahagi niyo sa amin, ha? Parintay, sige na ito, so. Marami tayong salamat, sir. Marami rin tayong natutunan. Marami tayong nalaman, no, pinto ni girl. At least ngayon medyo okay na, nakamove on na, nakapamove forward na si girl. Tinuwid yung mali. Ganun siya. For the second time, siguro si sir, kung magkakatuluyan man kayo o pareho po kayo may karanasan, why not, diba? O sige girl, thank you sir. Damo ko salamat. Dagang salamat, ha? Bye-bye. Salamat, Peter. Bye-bye po. Bye-bye. Sige po. Diba? Saludo tayo dun sa mga single mom na parang dati kulakig, nangangayat. Pero sa ngayon, naghanap ng diskarte sa buhay. Yun nga sabi ni girl, mahihain siya before. So ngayon may mga online business siya. Malaking kita sa online, ha, diba? May makilala nga ako sa na OFW din eh. No? Kinikita niya sa abroad, 35,000. Pagbinta lang ng crab paste yung binibinta. Crab paste lang yung binibinta niya, ha? Online, ha? Pero kumikita ng 500,000 every month. Oh! Tod na! Magpaparituki nga daw ng ano eh. Magpaparituki nga daw ng ilong niya, sabi niya eh. Kinikita niya sa abroad, ha? Nasa 30,000. Pero dahil sa online business niya. $500,000 every month. Parituki nga daw ng ilong niya eh. Tikalon! Good morning, mayong aga, Pilipinas! Regards ate Yosola. Sige. So, nakatikal ko subong ate Yosola. Okay, wala di si... si... commander. Walang nakikinig Ate Isol eh. Pwede tayo mag... excuse. Busy-busy kasi magka-closing na. Sa my line, susunod po na magpapakilig sa inyong dalawa si Mr. Jerry at saka si Miss Molly. Sir Jerry, lapit po sa kamera konti sir. Lapit po. Yan, sige. Yan! Medyo. Alright. Good morning po sa inyo. No, happy birthday, ma'am. Good morning po, DJ. Okay, happy birthday. Bitawan na po yung mic, sir. Pasuyo ako kasi medyo masakit. Sino po may electric fan sa inyo? Paki-off po muna electric fan. Wala po akong. Wala? Kay sir siguro, na? Masakit sa tainga pag may electric fan. Good morning, Ate Nida Zarga. Thank you. Salamat.
Okay na po? Na-off okay na po. Sige. Wag lang po hawakan ng mic ha, para di masakit sa pandinig po ng ating mga manunood. Ang kamay sa salakangan ilagay. Wala ka. Tawa si ma'am. Salakangan banda. Wag sa salakangan. Wag naman ganyan, baby. Pag malamig ang panahon, no? Isok-sok talaga yung kamay doon sa mga mainit na bahagi ng katawan. Lalo pag winter. Kinakabahan ako. Isok-sok nga doon sa mainit. Para hindi lalamigin. Saan banda isok-sok? Pwede sa kilikili. Pwede sa... Ikaw, may mainit pa ba? Ano pa ba yung mainit sa iyaw? Sige. Wala. Marami mainit pa. Dali lang po. Okay na. Sampo? May asawa po ba? Boyfriend? Girlfriend? Wala. Ikaw po, sir, wala din? Wala. Sige. Sampo hanggang 20 minutos. Timer. Start! Fight! Saan ka nga, ma'am? Saudi. Ha? Saudi. Anong pangalan mo? Glone po. Glone? Hindi niyo naririnig? Parang mahina ang... Malakas. Malakas naman po. Okay, ah. Malakas naman. Sige, sir. Dagdagan po yung volume, sir. Malakas po sa akin. Naririnig po kita. Ayos na, ayos na. Single ka, ma'am? Saan po kayo? Ako? Dito sa Balayan. Patanggas. Taga-Patanggas ka pala. Ikaw? Negros. Pero nakapunta na ako dyan sa Kalatagan. Dati. Ilongga ka pala. Bisaya ako, Bisaya. May isang anak ako, kuya. Ikaw, may anak po kayo. Mayroon din ako. May isang anak po ako. 14 na yung anak mo. 14 years old. Malaki na pala. Malaki na. Ilang taon ka na dyan? 2 taon at saka 4 na buwan. Ilang taon na po kayo? Mag-40 ngayong March. 39. 39. Ako 38 ako ngayon October. Pares pala tayo eh. Kailan ang uwi mo ng Pilipinas? Hindi ko pa alam. Alam mo naman dyan, ang hirap-hirap dito. Kaya hindi ko pa alam talaga kung kailan ako uwi. Kinakabahan ako. What the kabahan? Wala naman. Ba't ka sumalay dito? Maghahanap ng shoota, depende. Parehas pala tayo, maghahanap din ako eh. Ilan po ang anak mo? 2. Malalaki na po. Isang 14 at saka 7 taon. 14? Kaedara ng anak mo. Kaedara ng anak mo. Kaya lang tayo hindi magkaedad. Ano? Hindi tayo magkaedad. Ano problema doon? Hindi naman problema yun. Ibig sabihin nag-extend ka ngayon? Opo. Pero wala naman akong pinirmahan. Pagkatapos ng depende kasi, iwan ko lang kung kailan ba talaga kukunan ng hamok ko ng ticket. Hindi ko alam. Magpatalag na kasiguraduhan kung kailan talaga. Pero nagpaalam na ako last year pa na uuwi ako. Pero hindi pa masigurado talaga. Pero may balak na ako pumunta dyan sa Batangas kasi nga may pupuntahan ako dyan, makaibigan ko. Saan sa Batangas?
sa ano, Salita ba yun? Ay, Salita, oh. Napunta namin. Tapos baka makapasyal ako sa ano diyan sa Kalatagan sa ano din, may kakilala ko diyan. Hindi pa naman sigurado. Ay nga pwede tayo magkita. Pwede, walang problema. Kita lang. Pwede magkita. Kita lang. Kita lang naman eh. Nakita naman kita ngayon, kuya. Hindi. Malay mo, ikaw ang kapalaran ko. Sana all. Depende. Wala naman problema. Kung wala ka ng mga asawa, bakit hindi? Wala. Baka wala. May asawa ka, kuya. Wala. Patay ka ngayon sa asawa mo. Wala. Ba't naman ako magsasali dito? Kuya, wala pong tulog. Anong oras pa lang dito? Ala, 4. Ba't pang gabi ka? Hindi. Nagising ako kaninang alauna, tapos hindi na ako nakatulog. Anong oras ba yan sa inyo ngayon? 4:20 a.m. Kadaraw. Dito alas 9. Nagka-apo na yung ibag ko. Kaya nga, 5 oras dyan eh. Una. Bago yung termo mo ma, nagka-apo na yung ibag. Pag masyadong malaki yung ibag, nagka-apo. Opo, nagka-apo na siya. Ang alam ko ilang kilo ka mo? 20 siguro, 25. Sabi yung sako. Ang baba. Ay, taasan ko pa po ba? 25 kilo ka lang, ma'am? Ay, ako ba? Akala ko yung ibag ko. Hindi ka ba nag-iintindihan? Yung ilang kilo ka ba? Ano, nakaraan kasi 61. Ngayon siguro pumayat na ako. Ang kaba niyo nga. 50 siguro. 57, 58 na ako ngayon. Kasi ano ako eh, nagda-diet daw. Nagda-diet daw ako. Sana all nag-diet. Opo, nag-diet. Di uso ditong kanin. Alam mo yung DJ, di uso ditong kanin. Kaya nagda-diet ako. Pero mataba pa rin ako kahit walang kanin-kanin. Chubby nga eh. Okay lang yun. At least pinaghirapan ko yan. Nagrapan ko yan. Gusto nyo ng mabilis na pagpayat, ma'am? Paano po ba? Mag-asawa kayo ng lasinggiro. Ay, hindi ko. Ayoko po. Kasi baka bugbogin ako yan. Lasinggiro kayo, kuya? Yan. Ay, hindi. Yun ang itanong po. Dahil yung kami pa, nag-iinom ako pero hindi marami. Ay, nung wala na kami, umiwas na ako sa inom. Akala ko marami na. Panibagong buhay. Tama yan. Ako dati, ganun din ako eh. Pero nagbago ako nung andito ako sa ano, ibang bansa. Kasi wala ditong UC, wala ditong alak, ibawal. Kaya nagbago ako. Nag-UC ka? Dati, nung ansan ako. Ha? Pag umuwi ako. Pero ngayon hindi na eh. Kasi andito ako, bawal eh. Sige kuya, magtanong ka pa po. Kasi nakalimutan ako magtanong sa'yo eh. Sandali na. Napabay ka tanong ko sa'yo. Masulan. Mas kuya. Wala na akong tatlo. Ikaw po sir, may tatanong ka pa sir. Parang may nag... Parang ano dyan? Parang may nagpupuso ba? Ano tawag dyan? Nagbubumba? Nagbubumba. Bumba? May naglalabas sa labas. Oh, kaya nga naririnig ko. Sana all yung tubig. Parang tubig lang. Mabuti pa yung tubig. Binubumba, no? Sige, sir. Bumbahin mo. Bumbahin mo na, sir. Baka mabumba pa ng iba. Dali. Kuya, bumbahin mo na daw. Alam. Hindi naman loka. Ikaw po ba, ma'am? Kailan ka huling nagbumba?
Matagal na po. Matagal na. Ikaw, sir? Opo. Ba, matagal VJ, mga walang buwan. Matagal. Walang taon. Nadulas dapat, walang taon. Oh, sige na, ano pa inaantay nyo? Bumbahaday! Sige na, bumbahanay na. Ibig sabihin mo may wala ka pa na sir kung kailan ang uwi mo ng Pilipinas. Wala pa po eh. Sa ngayon, wala pa. Depende. Baka ano, ang bala ko talaga is December. Kaso lang, hindi ko lang siguro. Kasi para sa Pasko, andyan ako sa kanina. Kasama ko na anak. Tagal ko nang hindi nakapasama anak. Kaya gusto ko lang umuwi. Ano ka, kuya? Anong trabaho mo? Katatapos ko lang nag-training sa PISDA. Bali, nag-aayos ako ng papel. Punta ka rin, Abu. Iwanan mo rin pala ako agad. Eh. Mag-iwanan na lang tayo, kuya. Joke. Hindi, kung kahit na mag-iwanan kung kapalaran natin dalawa. Tatagpo yun. Wala naman imposible basta pinangarap mo isang bagay. Tama. Malala natin, di ba? Kahit gaano Mararating mo yun at mararating basta ginusto mo. Tama. Wala niyo. Ewan ko lang sa'yo. Siyempre. Bakit pa? Ang decision mo yan sa akin. Pag ginusto, di. Kaya nga. Pag ginusto. Paano tayo magkomunikasyon? Andyan yung ano, totoong pa, ano, may ano naman ako. Pero, di ba? Bibigay ko sa'yo mamaya. Bawal yata dito. Bawal dito kasi siyempre na bawal yun sa atin tayo naka-live sa rin. Kapagalitan tayo ni DJ. Sa inyo yan, decision nyo yan. Hindi ako magagalit. Ah, basta wag lang ako dito balikan. Pag sakaling magka-problema kayo, na-scam kayo. Ayoko kasi na may problema. Gusto ko good vibes lang. Ganoon. Opo. Sige, I mean, DJ. Pwede ninyo banggitin. Ah, nasa sa inyo po yan. Wala akong magawa. Banggitin nyo. Banggitin mo na. Kuya, banggitin mo na. Ikaw magbanggit. Ako ang mag-add sa'yo. Ano po? Baka magagalit si Jason. Hindi ah. Hindi ah. Bahala kayo. Matanda na kayo. Bata pa yung anak ko, Jason. Kayang-kaya ko na mabuhayin yun kung sakasakali tayo. Ay. Sana ako may tayo. Lenga, tell me song na. Tell me song na. Salita. Ano pa? Wala na. Wala na? O sige, 3 minutes left. Baka may ihabol pa kayo. Wala na. Ano lang mo niya? Alam ba ay may pag-asaw kaya ako sa inyo? Walang problem. Tingnan natin. Matyaga lang. Matanggap mo ba yung mga iBag ko na may app mo na, kuya? Ha? Matanggap mo daw po ba yung iBag ni ma'am na may mga app na, may mga kanak-kanaka na daw? Ibig sabihin, okay lang ba sa'yo? Yung beauty daw ni girl ba? Kaya mo ko tanggapin daw, ganyan? Na beauty ni girl? Kaya, di ba? Kapagwapa ni ma'am mo. I-kiss mo muna, sir. I-kiss mo nga, sir. Nawisan ako bigla. Ay! Nawisan ako bigla. Tumulo.
PJ, pinawisan ako nung sinabi mo ah. Narinig mo lang na ikis ka, hindi pa nga nakis pa. Paano kaya kung ikis ka na? Siguro hindi lang pawis yung lalabas. Hindi lang pawis yung lalabas sa'yo. Na kuya, matanggap mo yung mga apon niya kuya sa mata mo? Walang imposible yan eh, basta nagmamahalan. Ay, ganun ba yun? Kasama na yan. Basta nagmahal ka ng isang babae, alam mo na dapat. Tanggapin mo na ang lahat. Sa akin ako kuya eh. Matanggap lang ito sa akin. Lami kayo! Oh, sige na. I-offer ko na po kayo ha. Tamimik din si Sir eh. Ha? thank you, salamat po, bye bye. Okay, ma'am, thank you, ingat-ingat kayo sa trabaho ninyo, ha? Alright, bye bye. Sige, salamat DJ. Oras na tumang higala, oras sa may Pilipinas, alas 9:31 na. Kayo'y nakikinig, nanonood sa Wanted Sweetheart Morning Edition ngayong Friday morning. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. So, sunod, si Leandro at saka si Ann. Hello, hello. Mayong aga. Good morning kay Arkadaif. Salamat, salamat. Rosemary Sudo. Ate Martina, thank you, thank you. Salamat, salamat. At saka kay Trinidad, Trinidad Sarga. Manager, si Sir andito, no? Dumating na si Sir Leandro. Si Ma'am Ann, wala pa. Diyan na. Okay. Sir, drop call po muna yung tawag, Sir. Tawagan ko kayo ulit para makapasok si girl. Sir Leandro, Sir, pa-cancel po muna ang tawag, Sir, para makapasok si girl. Tawagan ko kayo ulit. Kasi kung hindi niyo ika-cancel po yan, Sir, hindi makapasok si girl. Ayun. Anong lugar po kayo, ma'am? Wala pa't din nagsasalita si ma'am. Good morning po sa inyo ha. Wala pong sabit, asawa, boyfriend, girlfriend, ka live-in. Ma'am? Wala po, sir. Ikaw po, sir. Wala din po. Pasintro po ako ng kamera ninyo para yung po nakatagilid. Ikaw din po, sir. Yan, ganun ha. Ikaw din po, ma'am. Kunting sintro lang po. Para sintro-sintro, pasok na pasok yung mukha ninyo sa screen. 10 hanggang 20 minutos. Timer. Start. Fight. Hello po. Wanted Sweetheart. Opo. Taga saan po kayo, kuya? Taga saan po kayo, kuya? Para niya ako ito ako. Kayo po. Taga saan po kayo? Pangasinan po.
Ano sa pagganyan? Rosales po. Rosales. Yung tiyahin ko, taga-Pangasinan din. Pero hindi ko alam kung saan banda sa ano, nakalimutan ko lang. Ilang taong na kayo, kuya? Ngayon, ano, 39. Anong trabaho niyo ngayon? Ano ako, rider ako. Ano ako, sa Shopee. Ah. Medyo ano nga lang ako, nag-live lang muna ako kasi medyo na-injure yung kamay ko eh, isang daliri ko eh. Hindi ako makapag-drive ng motor. May anak ka na, kuya? Wala po, single pa ako. Since birth. Ikaw? Muntun ako na pala. 37 po. 2 years lang. Anong 2 years? Sabi mo 49. 39? Ay, 39. Kala ko 49. Bata pa, pinapatanda mo kagad eh. Kala ko kasi 49. May anak na? Meron po isa. Bali, malaki na po. Ano taong na pangalan? Ilang taong na pangalan mo? 17 po. Nasa ano ka ngayon? Pag-asina ka ngayon? Abroad? Hindi po. Bali, nandito po ako ngayon sa Taguig. Hinihintay na lang po yung... Bali, paalis na po ako kasi ako eh. Ano? Saan ka sa Taguig? Ha? Saan ka sa Taguig? Sa PNR po. PNR? Huh? Lapit lang, sir. Para sa aking Patagig. Putang. Mayroon kasi akong may katrabaho din kasi sa amin, Patagig. Minsan kapag ka... may mga nagde-deliver nga rin dito, kuya, eh, ng mga kwan. Mga katulad nyo. Mga Shopee. Marami naman. Baka isa ka no? Baka isa ka nang siguro na dinibiran. kailan nang ano mo? Ibig sabihin, mag-apply ka pala ka abroad? Hindi kuya, kwan. Kumbaga, re-entry kasi ako eh. Kumbaga, pabalik na ako. Pabalik ulit ng abroad. Bali, vacation lang po. Ah. Bali, ilang month ka dyan? Ilang month sa ano? Bakasyon dyan? 2 months po. 2 months? Ilang linggo ka na lang? 1 week na lang yata eh. Malapit ka pala. Malapit ka lang pala dito sa ano? Dito sa amin. Kaya nga lang eh, medyo na-injure lang yung isang daliri ko, kaya di ako mapag-drive ng ano, motor. Kaya pala hanggang ngayon, wala pa rin yung order ko sa Shopee. Ilang araw na yung order ko dun sa Shopee. Matrapik lang. Saan ka bansa ka palang ano? Nung masabot? Bali, sa Dubai po. Harus lahat pala nakilala ko, puro Dubai. Dubai ka kataw din. Sino mga kasama niya sa ano? Ano yan? Apartment yung tinutuloy niyo o ano? Bagi opo, niyo? Apartment po ng pinsan ko, kuya. Baga dyan ka lang nag-stay para sa ano mo? Opo. Sa bakas.
Big sabihin, bago yung malapit ka na mag-abot, diyan ka na mag-ano, mag-isting. Yung lumis ka na galing na. Oo po. Pero galing ka na saan ka pag ganyan? May 1 week vacation, ay nag-quarantine lang ko ng kwan sa bahay namin. Tapos mga 1 week, lumuwas na ako dito. Another question naman. Ilang pa ako na gano'n? Ilang ano ko nung sa ano sa bro? Ang pangalawang ano? Ang ilang taon yun? Mga pangatlong... Ah, hindi. Bali, 8 years na po. Magsasampun na itong kwan. Kung nasa na yung ano, yung tatay pala ng ano? Anak mo. May pamilya na po. So, ako naman, medyo busy lang din sa ano, trabaho. Tsaka, minsan kapag sa trabaho naman ako, hindi ko na hintong nag-ano ng mga kausap na ano, darap na ano. Pero dati naman, may girlfriend naman ako dati. Oo. Oh. Nangyari? Almost 4 years, ano? Five years na rin. Wala, nagsama lang naman kami na ano lang. 2 months. Siguro, nag-abroad lang. Di na nag-ano, parang dyan. Alaman ko na lang na mayroon na pala siyang ano, iba. Ito ko lang. Kaya ngayon, focus na lang sa ano, trabaho. Medyo hindi, hanggang ngayon, wala pa ng asawa. Marami naman dyan. Marami ka pa nang mahanap dyan. Oo, marami. Kadalasan nga yung mga kaibigan ko eh, ay pinapakilala sa akin, pero umiiwas lang ako. Ayaw kasi yung ano eh. Yung may pinapakilala sa akin kasi ako yung kusa yung ano. Ako yung kusa na ano. Yung may gusto sa ano. Ayaw ko yung pinapakilala sa akin. Ay kumbaga yung kusang... Nakikilala mo na? Ako yung kusang kipilos, hindi yung binibigyan ako ng ano. Eh, bakit ka sumali dito, kuya? Wala lang, katulad na nung tatay niya ako, gusto ko lang sana din magkaroon ng ano, ng friends muna. Nakaliba ako nung sa trabaho, kaya medyo nababoring ako, kailangan ko makausap. Kahit paano, may pagka yung sa trabaho naman ako, may oras pa din naman ako. Depende lang sa ano, kausap ko. Ikaw, anong, ba't ka napasali pa rin dito? Wala, trinay ko lang dito kasi ang hirap din kasi maghanap ng kwan eh. Yung totoong lalaki talaga. Mahirap naman talaga. Wala, nagtry lang ako dito. Mas pero naman ako, mahirap din ang maghanap sa ano. Siguro. Ibigay lang muna. Lalo na ngayon, mag-abroad ka. Pero kung susurti naman, susurti rin natin. Ano pala ang hanap ka? Wala na hulog. Po? Ano pala hanap sa isang lalaki? Yung kwan po. Yung mabait.
malayo pa. Mabait. Halos naman mabait eh. Lahat naman mabait naman sa una. Depende lang sa kung ano talagang pinakahanap mo sa ano. Sa lalaki. Tsaka una sa halat yung walang bisyo. Bisyo? Anong klaseng bisyo? Siyempre yung naninigaril yung umiinom. Ako, dati naninigaril ako noong 2010 naninigaril ako. Pero almost 11 years na rin. Natumigil na ako sa panigaril. Yung maganda pala sa paranda pagka tumigil ako sa ano eh. Panigaril yun. Kaya lang. Oh, tsaka mauubos din naman yung sahod mo pag lagi kang naninigaril yun eh. Oh. Kaya lang, hindi ko lang nang liwasan yung inom. Pero yung inom ko naman, yun na naman yun, yung baga pre time ka lang. Bawa, day off, ganun. Ganun lang. Kapag pinupunta lang ako ng mga katrabaho ko dito. Ganun lang. Pero di naman katulad dati na nagiinom ako. Halos araw-araw. Di umiinom ka rin. Oo. Oo, pero mas iba yung dati na halos hindi mo na pinahinga sarili mo sa ano, paalam, araw-araw. Pero ngayon, siguro, di ko naman masasabi na every, ano yun, o kada day off eh. Minsan, mga one month, mga ganun, gagawin mo ano. Para sa makaling busy, saka natitipid din. Dahil na ngayon, ang hirap na yun sa ano, trabaho yun sa ano, sa akin. Pero mas maganda pa rin, kuya, na iwasan mo lahat yung bisyo mo, lalo sa buwan na to, sa araw na to. Sa taon na to, sabi ko na nga. So, mahirap ang buhay ngayon. Siguro, maiwasan ko lang yun kung may love life mo. Wala nga kung tigil sa akin. Pag magkatuluyan na kayong nasa dalawa. Nasa sa'yo naman. Kasi parang ngayon lang ang pinakaano ko eh, happy ko eh. Kapag siyempre, pag wala ka nang gawa sa bahay, uwi ka sa bahay, kasama mo magulang mo, boring. Hindi mo kailangan mag-gas-gas sa ano, para sa girlfriend mo, naging asawa mo. Hindi dapat, habang hindi ka pa nag-aasawa, titigilan mo na yun. Oh, parang start mo na yun. Pero parang mayroon pa tayo. Eh, ano eh. Baga doon lang ako nagkakaroon ng ano eh, bandang yun sa mga kaibigan ko eh. Huwag nakapag-inuman lang. Yung pinag-usap pala sa trabaho, yung problema sa trabaho, ganyan lang. Di wala kami nagka-bandit. Baka yun lang pinaka-ano ko din, yung libangan din. Hindi naman ako ano eh. Ang importante sa ngayon, pareho po kayo naghahanap ng sweetheart. Baari pong puntahan si ma'am sa ngayon sa Taguig, ma'am? Taguig ka po? Yes, sir. Sa Taguig, malapit, same. Malapit nga lang dito sa amin. Kasi paalis na ito si ma'am, baka magbago ba isip nito once makita ka niya sa personal. Ganito, parang ito na siguro yung din ako babalik sa Dubai ah. Para mapabilis ata yung ano, yung pag-alis. Kung gusto mo, ikaw na rin yung mag-deliver ng order ko dun sa Shopee. Kung pwede nga lang. Kaya lang, ano eh, naka-separate yung ano namin eh. Iba kasi yung
Iba yung area ng Paranaque. Ay, yung Paranaque ng Taguig. Iba yung warehouse niya. Di ba malapit lang naman Paranaque at Taguig? Oo, malapit lang. Pero ano yun eh. Yung baga yung nag-deliver sa may Taguig. Ano, may hub din kasi sa Taguig eh. Doon ang mga rider ng mga ano, nag-deliver sa ano, Taguig din. Iba yung dito banda sa amin. Paranaque. Pero di na lumalabas ang Taguig. Sa amin. Meron din naman kasi yung hub sa ano eh, sa may Taguig eh. Kaya mga rider din sa ano, Taguig yung di-deliver. Sige, ha? Pag-usapan nyo kung kailan kayo. Kailan balik po ninyo, ma'am? Yung prospect, ay yung baka by target. Next week po, sir. Baka isang linggo na lang, sir. Oh. Dapat eh, ura-urada. Pag-usapan po ninyo off-air, ha? Na yung kailan kayo pwede magkita ah. Kita lang ba? Kita lang sa mata. Oh, tanggalin mo po muna yung box sa likod ng motor mo, sir. Tapos si ma'am muna yung iangkas eh. Lami kayo. Masuko naman yung bigay mo yung may box sa likod eh, para nangangawit si ma'am. Ay. Pwede siya sumandal sa may. O di kaya si ma'am na lang ipasok mo si ma'am sa box. So, joke lang. mas relax yung di mainitan. Ay, init na init siguro nung. Safety pa. Joke lang. Sige. Na? Mag-usap na lang po kayo off-air. Ha? Thank you. Salamat. Sige po. Okay. Salamat po. Bye-bye. Off-air ko na po kayo. Thank you po sa inyong dalawa. Sir, ingat sa pagmamaniho palagi. Ay. Oo. Si girl naman, andyan naman po yung grupo ninyo. Pwede mo siya i-chat ngayon, sir. Ha? Sige po. Bye. Sa mga Pilipinas, we got 8 minutes before 10 o'clock ngayong umaga po ng Friday. It's already June or make it July 2, 2021. Friday! Happy weekend, Pilipinas! So hanggang dito na lang po muna ako ha, medyo busy pa. Babalik po ako bukas or mamayang gabi po, alas 8 hanggang alas 10. Kung hindi drawing. Thank you. Kasama sa technical, si Nanay Ferlodens Beatrice Panganiban Meneses and behalf sa ating mga admin. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga tagapagsuporta ng Wanted Sweetheart Morning and Evening Edition. Wanted Sweetheart. Safe. Ingat. Pero may mga pinagkaabalaan po ninyo, nagtatrabaho man, gumagala, huwag kayong gumala, huwag masakit, ano, matigas ang ulo. Lagi po nating tandaan, God is good, God is great all the time. Maraming po nating Panginoon na siya nagmamahal sa atin magpakailanman. Kasama si Nanay Perla sa technical. Ako po inyong lingkod. God bless us all. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning.